sa mga achievements nila. So, isa din yun sa parang pwede din nga naging reason kung bakit mas naging active yung kanilang social media. But yeah, interesting, no? Kasi parang ngayon for Echo, dito naman sila pwedeng bumawi ngayon sa RSG. At some point, merong panahon na pwedeng magkasundo yung kanilang persona in terms of social media at dito sa FPL Philippines. Pero tatandaan na minsan yung mga karibal mo talaga ng todo, sila pa yung kaklash mo ng matindi. Noong time na nagpalit sila, nagpalit din yung kabila. And that's almost going down in Yawi! Nag-attempt si Yawi dito ng Pekov with that flicker, Jeet Kune Do. Dahil nga din doon sa sinetup ni Sanford na flame shot, alam nilang low on HP. Pero, man, Nats, literal na hindi siya basta-basta mapapatumba. Possible binit din ni Nats. Alam niya na may darating anytime possible na manacho. So, binner na lang niya yung flicker. So, 90, malaking bagay yung 90 seconds for a gank, lalong-lalo na against an Irithel. So, for the side of RSG, good call pa rin for them. But magandang laning yon for Sanford kasi napauwi niya yung kalane niya. And light na paggamit dito ng perfect match. Yawi, on the other hand, nasubukan niya talagang i-push back lang mga members dito ng side ng RSG. Pero si Aqua ay merong sagot. Demon Kite is at level 4. Doon naman sa may top lane, merong engage na mangyayari at kinulang ng energy si Current Easy. Hindi naaabutan pa, pero ang ganda nung attempt ng Echo doon. Dahil nga gusto lang talagang targetin si Eman at mapipilitan tong dumistansya na away from Benny QT. Nakuha pa ni Sanford. Nakuha pa nga. Nakuha ni Sanford sa flame shot para sinargo ng billiard. Lahat ng mga kailangan pwede kuhanin. Dapat makuha na agad dito ni Sanford. Uy, oops. That's delegado dito. Merong Demonic Force and Sanford with a first blood. Advantage to para sa turtle fight, pero ngayon masisipa si Demon Kite. Si Carl Easy nakapwesto naman. Makukuha nga banla, pero makakuha pa rin talaga dito. Ay, lethal counter ng isang Balmond. Demon Kite with a turtle secure. Sanford, huhulihin pa sana si Light, pero si Sanji, isa na lang! At alam dito ng side ng Echo na meron kalamangan ang RSG pagdating sa pag-secure ng kanilang mga objective. Kaya ang naging call, hero na lang. Oh, at saka kita niya ngayon na nagme-make sense yung ban na Esmeralda and even Uranus dahil gamit ngayon ni Nats yung Pakito and yung mga dashes niya is really good against Fovius. Kung ikaw yung Fovius, parang atay mo na mag-dash. Mas mag-demonic force ka na mag-demonic force. Pero kanina pa talaga nandito ang Echo sa may top lane. Good thing for Eman, hindi pa talaga siya na-force na umuwi at hindi makapag-clear ng full minion wave. But so far, in terms of objectives like Turtle, mas aangat talaga yung retribution ni Demon Kite. Oo, meron siyang katulong. Meron siyang lethal counter. Pero yung mobility naman ni Carl Tizzi ang hindi nila pwedeng ismulin kasi kahit napakalayo ni Carl doon sa mismong objective, aabot at aabot talaga siya. Hindi mo talaga pwedeng i-count out. Pero ngayon, ang ganda ng pustuhan ng RSG, waiting for a member kami from Echo kung sino nga ang tatawid. Pero si Sanji, sobrang ingat lang din. Hindi siya nag-overextend. Tsaka nakita nyo ang ginawa ng side ng RSG. Nakakita tayo ng double laning for Eman at sinamahan pa talaga siya ng mga kanyang kakampi para hindi din ganun kadelikado. Kasi mali mo, biglang may show pala na nandoon. Oy. At si Nats ang primary target nila. Sanford, walang demonic force doon sa puntong iyon. At nakikita naman natin kung gano'ng ka-active yung rotation sa ginagawa ngayon ng side ng Echo. Grabe si Sanford. Kanina niya pa ito ginagawa kay Nats na pinipilit niyang umuwi. Yep. Hindi niya binibigyan ng resources. And yung minions dito, may mga miss out niya talaga si Nats even though na sobrang taas ng mobility ng isang Pakito. So, advantage siya naman for Echo doon sa turtle fight. Pero kailangan nila mag-ingat doon sa Fatal Links ni Light. Oo, kailangan na kailangan talaga as much as possible. Parang meron mag-bait na isa para hindi makapag-set up agad. And eto na, makikita natin Blade of Heptasis for Carl TZ. There's a kick. At nagpakitaan na nga dito ng show, ladies and gentlemen, and those are the cables. Napakaganda na secure na naman kami from Demon Kite. Pagong ang magiging focus niya. And bawa sa mga miyembro ng Echo, dati sa trade, light palit sa turtle. And ngayon, unti-unti nang nahahabol ng RSG yung kalamangan ng Echo in terms of the gold. Oo, pero bottom lane, kanina pa talaga nila gustong bigyan sa Nats, but Demon Kite is here for the backup.
Mukhang mahihirapan sila dito sa damage si Demon Kite. Right on time doon sa kanyang pag-follow-up kay Nats. At mukhang si Sanford pa nga madedehado dito if ever na ipilit to ng RSG. Nakapwesto lang din si Light from afar. Pero si Carl Tizzy ang mag-a-assess. He will try and help his teammate para nga maklear kagad to. Oh, kailangan talaga maklear yung minion wave agad. Kasi yung concept nga is pauwiin mo yung kalin mo para pagdating sa teamfight, minus one agad in terms of the backup. Nakakaw din sa Anji yung Lethal Wanderer. And ngayon, for the side of RSG, nakukuha nila yung gusto nila dito dahil nga another turtle goes on their end. Pero kasi, ano eh, Balmon talaga eh. May innate advantage na ang Balmon sa pagkuha ng mga ganitong klaseng objective. So, hindi mo rin masisisi yung Echo kung bakit sila nag-hero luck dito. Oo, kailangan talaga agad eh. Kasi if ever man na, kunwari, si Demon Kite pumasok against players of Echo, meron pa siyang Curse Helmet. So, continuous na ma-damage din against the players. And ito na yung sinabi natin. Since this is Balmond against Fanny, most likely magkakaroon talaga ng silipan, possible invade para sa ating mga players ngayon. Medyo delikado si Carl Easy dahil wala pa siyang purple buff at tuloy lang ang panggugulo ng RSG. Pero andyan to the rescue ang kanyang mga kampe para hindi palapitin ang Raiders. Pero 15 seconds na lang natitira bago mag-spawn ng turtle. And maganda ang pwesto dito ng RSG kasi si Light, hindi pa rin talaga natin nakikita yung fatal links coming in from him. So talagang sinesave niya for the perfect moment. Isang set lang against Echo ang kanilang inaantay. Kasi nandun naman siya, pero hindi din siya nag-go para hindi din mag-overcommit yung kanyang mga kakampi. And that turret will go down side of RSG. Makukuha yun ni Benny, and Benny dito is farm. Kasama na rin siya. Meron na din Demon Hunter short to for sure. And si Sanji, yung naging primary target, Black Shoes. On point yung ginawa nila doon. Tapos kuha nila naman ang pag-o. Wala si Nats, pero babagsak din naman si Yawi. Kaso nga lang, no, sobrang sakit na ng ginagawa dito. Loom si Sanji. Sanford with a demonic force. Ang italon. Kaso nga lang, dapat sobrang ata. Ano pa, overstay siya doon sa ilalim mismo ng tore. And mukhang na-disgrasya pa nga siya. Pero unti-unti nang nakukuha ng RSG yung crew. Pagdating naman doon sa trade-off, pantay lang. Pero ngayon, RSG na naman ang hahawak ng kalamangan dahil lang doon sa turtle secure. Alam mo, ginagawa ngayon ng RSG, parang binibate din nila si Sanford na, di ba, maliliit yung buhay doon sa may middle lane. So magdikit-dikit tayo para if ever yung demonic force ay nandun lang anytime. Pero kung titignan natin bottom lane, Benny Cutie has that golden staff. Grabe zone. Nahuli dito si Emma na talagang inabangan lang. Yawi with a kick. Sila ang makakuha ng kill. Possible turret pa ang makakuha nila. Pero si Aqua may pa yung kapatid. Ito na nga talaga yung clear na talagang inaantay niya kanina pa. Pero that is a beautiful execution coming in from Echo. Tanggal si Emma at si Light. Echo Philippines, nakakahanap na rin sila ng kanilang rhythm ngayon in terms of hero kills. Sila nakakalamang. In terms of objectives, RSG ang may hawak niyan. Ngayon, in terms of the turrets, kailangan na matumba dito nila Benny yung bottom lane. Yung Lord ay paakit na, paangat na. Kailangan nila magkaroon ng innate advantage yan in terms of creep equilibrium para kahit papano ay safe sila in terms of helping with the next Lord fight. And speaking of next Lord fight, meron ding buff si Carl Tizzy sa moment na yon. So right now, even Light naka-ready anytime. Alam nila na yung threat ay nandoon sa may bottom lane. And grabe yung bantayan din ni Sanford and Nats. Now, kung titingnan natin, pwedeng antayin muna ng mga ibang players. Actually, take note na walang sprint dito si Eman, 31 seconds. And for Benny Cutie, 18 seconds. So pag mag-position sila doon, antayin muna nila na mag-cool down itong mga battle spells na to para ready na sila for the team fight. Hinahanap nila ngayon si Demon Side. Well, actually, hinahanap nila si Carl Tizzy. But at the same time, si Eman, kamunti ka na tumumba at hawak ngayon ng Echo Philippines yung Lord area. Sila na nga magsisimula at mukhang aabot naman itong si Carl Tizzy. If ever man na i-force out na talaga nila, meron siyang purple buff, may conceal play na gagawin yung Echo, pero ika-cancel nila yung pag-secure ng Lord. Mapapaback away din yung RSG. Sila naman ngayon ang mag-aabang at mag-aantay, pero si Yawi looking for enemies, giving info to his teammates. Balik na naman sila sa Lord Dance. Demon Kite, kinuha yung Lethal Wanderer, Benny Cutie, unti-unting pinapalambot din si Demon Kite. Score! Grabe din yung damage output na pinapakita dito ni Benny. And Carl Tizzy, nakakuha ng kill
laban kay Nats. 4v5 situation. Talo sa numbers game ang side ng RSG. Nako, ito yung sinasabi natin, napakalaking factor talaga ng pag may mga ganong single target na possible na hindi ganong kakunat, instant kill for a funny. Ngayon natin na pwedeng sabihin na nagiging effective yung paggamit niya ngayon with the high and dry. Sama mo pa ngayon ng Hunter Strike for the item. So yung penetration nito against the players of RSG. Penetration talaga, may Blade of Ecstasy's true damage. Sakit. Ang binibitik ngayon ni Carl TZ, Lord will march in doon sa may top lane. Now, ang edge naman ngayon ng side ng RSG in terms of defending, pwede silang mag-set. Kukunin nila dito, mag-isa lang. Hindi na nga nila antayin na may magkaroon pa ng kasama. Napasobra doon si Yawi, pero sama-sama din naman papasok yung Echo with the help of the Lord. Mm-hmm. At habang nangyari yung lahat, yung Glooms ay binato na. Benny Cutie, tinamaan ng mga onting poke, pero doon sa may taas, sinamahan ni Carl TZ yung Lord para ma-secure yung outer turret na si iyon. Si Eman, si Eman. Target. Uy, pero dito tuloy ni Carl TZ. Lang. Grabe si Carl, talagang binabalik-balikan niya yung mga sa tingin niya kayang-kayang ulihin, pero si Light. Pwede niya nga bigyan dito si Sanji. Meron pa itong Black Shoes, burst. Pero sobrang sakit din ang damage na nabibigay niya. So napipilitan ngayon na magsiuwian yung RSG. Yung flame shot, kamuntikan na! Sobrang crucial nun! Gahibla na lang yung buhay ni Light. Sobrang crucial no ejected state for Light kasi pa naka-ejected state ang Atlas 50-50. Yung damage ay hati. So sumakto din yon para sa kanya. If not, on ejected state, baka kill yun para sa and kanila. Sanji pinaputok ng grabe suntok ni Nats. Benny Cutie with the Blazing Duet, pero wala din mangyayari as much dahil tumakbo lang din ang side ng Echo. Ng RSG pala. Ang mangyayari ngayon sa dalawang teams natin, as much as possible, gusto nila minus one muna pagdating sa team fight, pero hindi pwede na mag-exhaust sila ng napakadaming skills and spells against them. Now, looking at the items for Lilia, Ice Queen 1 and Genius 1, kaya ganun din kasakit against Light and magiging masakit din to for Demon Kite. And for Yawi, ngayon pala siya mag-build na kanyang magic defense. Marl, nandun siya sa mga weirdong angle na pwedeng pasukan dito bigla ng isang Irithel. At Demon Kite, nagkahulihan na lethal counter! Ubus! Huli yung dalawa! Wala na nga sila! At mukhang papalag pa rin! Carl TZ ngayon, mapapaback away lang! Na parang walang nangyari, pero yung RSG ngayon ang may hawak ng kalamangan. Tatlong miyembro ang dedepensa, balik sa control ng Raiders yung buong mapa. And sakto pa doon sa timer ng Lord. 20 seconds remaining, mukhang sila ang unang makakuha ng posisyon. Grabe yung set doon ni Light. Imagine, dalawang mga players pa ng side ng Echo ang kanilang nakuha. Yung napaka-crucial pagdating sa mga pagkuha ng objectives or yung mga pang-front against them. And ang ganda din ng backup ng RSG. Yung mga kailangan bantayin ngayon ng Echo knowing na meron na tayong bigger objective, which is the Lord. Echo, they are down. They are down doon sa previous fight na iyon. Pero always remember, merong opportunity na makabawi dito kasi the next Lord is the most crucial Lord of them all. Ito na yung simula ng pinakamatagal na Lord chance possible dito sa ating laro. Ngayon, Sanford, hinahanap niya yung pwesto dito nila Irithel and possible si Paquito para ma-pop off niya lang yung Demonic Force time and again. Habang dito naman si Carl TZ, talagang pakaramdam ko ang target niya talaga si Irithel eh. Si Eman. Gusto niya talaga huliin si Eman or possible si Aqua. Possible din na pagpapasok siya, force lang agad yung mga Wind of Nature, yung mga usable items para pagdating sa team fight, pwede mag-advance sila Benny Cutie. So pwede yun yung maging bait para sa kanila. But take note na may possible na magkasalubungan para sa mga players. Napagad na lang abang ni Yawi. Nag-aabang ng pwesto dito si Light. Pero mukhang siya pa nga ang nadisgrasya. Nats dito, tatamaan ng Demonic Force. Mapipilit na sila mag-back away. Mukhang dito na nga yung tawet ni Carl TZ. Pero sobrang ganda ng Blazing Duet. A kill coming in from the Balmond of Demon Kite. Ito na yung inaantay ni referee Lord. Itutuloy ata Aqua. Delikado dito sa kanya posisyon. Tatlo ang ahabol sa kanya. At magsisiuwihan na sila. Echo regains control on the Lord Dance. Demon Kite nandito sa may area. Hindi niya pinapakita yung sarili niya. Hindi siya gumagalaw. Kailangan mag-ingat ng side ng Echo dito. At merong engagement nangyayari sa baba. Si Nats, hinahabol ni Carl. He will go down. At kailangan antayin.
ng side ng Echo dito si Curl TZ dahil si Demon Kite ay meron pang retry at lethal counter. Great call by the side of Echo na alam nila na walang retry si Curl TZ. Kaya sabi nila, oy, wag muna. Yung Balmond buhay eh. At saka hindi nila nakikita sa mapa yung Balmond. So doon lang talaga possible na nakapwesto na malapit sa my Lord side. Ngayon na nag-push back ang side ng RSG, automatically for Echo, masesecure nila yung Lord at mukhang hindi na magkocontest ngayon ang side ng RSG dahil mahirap na rin para sa kanila. Nakalatag na yung mga Bloom, so napakagandang depensa. And again, for Echo, ito yung kailangan nilang gamitin ng maayos na yung Lord push, kumbaga. Now, in terms of objectives na secure ng Echo, yung Lord once again, RSG, nakuha man nila yung mga turtle noong early game, pero hindi na nagpapatalo ang Echo in terms of objective taking pagdating ng mga Lord. At ano nga ba ang magiging next step dito ng side ng Echo? Sasamahan ba nila yung Lord? Or mag-i-split pa sila at aatay nila yung susunod ng Lord? And this game, not the series. Kung nga mapapansin nyo, fini-freeze lane na rin ang side ng Echo. So, sasabayan na nila yung Lord. Kaya din yung kanilang positioning ay nandito na sa may top. Pero napakagandang paggamit doon at alam ng side ng RSG yung kanilang magic sentry na nandun yung mga players ng Echo. Kitang-kita talaga at sobrang liwanag for RSG. Pero basagang kalang inhibitor current, Yawi. Mag-a-attempt ata dito na si Iba, pero si Carl Easy papalagan ata si Aqua. Napagandang depensa coming in from RSG. Isa lang ang mababasag ng Echo, pero tuloy pa rin ang dominance pagdating doon sa control ng mga minion waves sa paparating. Magic Sentry, binitawan naman. Conceal play coming in from Yawi. Hindi siya kita dito ng mga miyembro, pero mukhang dinikitan siya ni Light. Nag-aabang lang ng perfect moment for that perfect Fatal Links. Itong RSG, pero iniisa-isa na ng Echo yung mga inhibitor turrets nila. Hindi sila pwede magmadali dito. Alam nila na as much as madali na lang i-take down itong bot lane turret. Kaso ang pinaka-problema nila dito is the possible Fatal Links flicker play na magagaling kay Light. Tandaan natin na kanina doon sa mga previous fights, walang nangyayaring ganoon. Pero si Light yung inulit ako po! Immortality pa! Patitutuloy na nga ata nila! Hindi na kapag-set up dito si Light! Pero nakaabang lang si Nax! Dito siya sa kanan dumaan, tapos sinabol niya si Sanji. Wala tong Black Shoes kasi na-force out nila kanina pa. And RSG, makakuha lang 3 kills. Sa pasobra ata ang Echo doon. Dagdagan mo pa ng isa. Curl TZ na lang mag-isa, matitira. Mukhang makikipagpalagad si Nats. Hindi niya naaabutan pa with the cables. But RSG men, sila na naman ngayon ang hawak ng flow. Sila na naman ngayon ang kukuha ng posisyon. Grabe yung depensa ng RSG doon. Again, ginamit lang nila yung mga resources nila, yung mga skills nila against Echo. Nagkaroon ng huli. And even kaso si Aqua, nakita sabi nila, hindi, kulang muna. Kulang muna kayo ng damage ngayon kung gusto nyo mag-push. Pero ito naman ang maganda ngayon for RSG. Nakakuha sila madaming kills against Echo. Sila naman ngayon na mag-aangat ng mga minion wave against them. 22 seconds, still the next Lord rises up. Si Yawi doon, sinubukan niya gawin yung ginawa niya kanina na sinipa niya muna si Light paharap. Pero kasi yung turnaround, yung damage output na meron dito, yung side ng RSG, ay hindi nila nakita na ganun na pala yung estado. Si Eman dito, yung farm niya na mataas na Demon Kite, meron pang Winter Tradition na nasa bulsa niya na pwede niyang gamitin mamaya as a fake play para sa side ng Echo. Ngayon naman si Yawi, take note, meron nga immortality. So kailangan maging maingat din ni Light dito kasi anytime pwede magkaroon ng play against them. Binitawan niya yung Fatal Link, tapos perfect match palabas. So exhausted na nga dito yung sipa ni Yawi, pero yung flicker niya parating na rin naman. Sanji with the Black Shoes. Itutuloy nila kalahati buhay ng Lord. Si Carl TZ delikado, pero si Nats ata ang kanyang planong habulin. Eman is slow. Hindi siya binibitawan ni Sanford, pero mukhang makakataka siya. May iipit ata sila. Pero si Sanji nakabang lang din ulit. Wala dito si Carl sa eksena, kaya 4-5 ang pwedeng mangyari. Nag-aabang ng perfect opportunity ang Raiders before sila mag-all-in. Inabangan na yung BMI. Didikitan lang ulit nila, pero ang check coming in from Yawi. Light posibleng mapatumba. Hindi na siya bibitawan pa. Wala yung setup na aantayin nila. Kaya nga, ito na yung call ng Echo. Ituloy natin yung Lord. Nahuli si Light doon. Nasipa ni Yawi yung flicker play. Hindi lang ikaw, Light, ang may flicker play. Meron din ang isang show. Carl TZ, Benny Cutie going to the Lord, taking it down. And this might be the final push na inaabangan
ng side ng Echo Philippines. Imagine mo yung Sipa doon na kanina ni Yowie, parang deja vu, same spot nung una nilang attempt, pero napagandang control from Echo dahil nagkaroon din sila ng counter engagement if ever man na mapasok din yung RSG for the backup. So the damage here of Sanji ay ramdam na ng mga players ng RSG, kaya hindi din sila ganun nagiging aggressive kasi parang laging nakakalat yung mga Glooms. And Genius One plus Glowing One, grabe yung burn niya dito. Miski yung emblem talent niya ay more on the burn din. So continuous per second ang magiging damage na ngayon against RSG. Grabe. Fanny dito ni Carl Tizzy doing wonders for his team. Carl Tizzy, ang mga target niya dito primarily is si Eman at si Aqua. At tignan mo naman yung damage output, isang ultimate lang yun. Carl Tizzy talaga magiging susi nila for those folks. Pero Sanford, ginamit na nga ang Demonic Force, pero mukhang babalibagin sila dito. Nung RKO, ooh, the Fatal Links coming in from Light, hindi ata magiging sapat. Echo, ibibase lang na nga sila ang mag-force ng game number 3 sa seryeng ito. Kasing init